Naglabas na ng pahayag ang isa sa mga miyembro ng Slap Shop, na si Lina Dela, kaugnay ng bigla ang pagpanaw ng kanilang lead vocalist, na si Vladimir Jamir Garcia noong 26 ng Nobyembre. Malalim at mabibigat na salita ang binitiwan ni Lee sa kanyang social media post, at maging siya ay nagluluksa sa bigla ang pagkamatay ng kanilang vocalista. Sa naturang post, matapang na sinagot ni Lee ang sinasabing mga paratang di umano sa kanila ng live-in partner ni Jamir na si Sojourner Jaya Crisostomo, na nag-Facebook Live noong 27 ng Nobyembre. Sa paglalabas ng hinanakit ni Jaya, nabanggit nito ang ilang taong di man niya pinangalanan, ay naging sanhi di umano ng dinanas na matinding pagsubok ni Jamir, bago nito winakasan ang buhay. Hindi niya lang po talaga matanggap yung mga taong minahal niya kayang gumawa sa kanya ng ganun. Alam niyo kung sino kayo. Mahal na mahal kayo ni Jamir pero anong ginawa niyo sa kanya? Di man nabanggit ang pangalan ni Lee, subalit sinabi niya sa kanyang post na walang basehan ang mga akusasyong ibinabato di umano sa kanila ng live-in partner ni Jamir. Regarding Jaya's Facebook video post yesterday, please don't accuse me and Jerry Bosco of wrongdoing when we were just speaking out the truth and the injustice done to us. Huwag mo sanang gawing galit ang lungkot na nararamdaman nating lahat, at ipasa ang galit sa amin o maghanap ng sisisihin, dahil wala naman talagang nakakaalam ng tunay na dahilan kung bakit nagawa ni Jamir yun. Jaya, ang mga binitiwan mong salita against us ay walang basehan, either tinatago mo ang katotohanan or wala kang alam at all sa nangyari sa band namin, ang pahayag ni Lee sa kanyang Facebook post ngayong 28 ng Nobyembre. Nangako naman si Lee, na maglalabas pa sila ng karagdagang pahayag subalit sa ngayon, bilang respeto kay Jamir at sa pamilya nito, sila man ay nagluluksa rin at nakikiramay. Si Vladimir Jamir Garcia ay ang vocalista ng Pinoy heavy metal band na Slap Shock, kung saan kasama niya si Lina Dela na bahista ng grupo, si Ibora, Lynn Ansing, at Jerry Basco. Nito lamang Oktubre, kinumpirma ni Lee ang pagkakadisband ng grupo dala ng ilang hindi pagkakaunawaan. 26 ng Nobyembre ng umaga nang matagpo ang wala ng buhay si Jamir sa kanilang tahanan. Agad namang nagbigay ng mensahe ang live-in partner ni Jamir, na labis na naghihinanakit at naghihinagpis sa bigla ang pagkawala ng kinakasama. Subscribe and click on the notification bell for more videos.